Magandang araw mga bata! Narito muli si Teacher Claire para sa asignaturang ESP o Edukasyon sa Pagpapakatao. Tayo ay nasa ikatlong markahan na. Para sa ika-anim hanggang ikapitong linggo, ang ating pag-aaralan ay Pagtulong sa Pagpapanatili ng Kalinisan at Kaayusan sa Tahanan at Paaralan. Nabatid mo sa nakarang aralin ang tungkol sa pagpapakita ng mga paraan upang makamtan at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Ngayon ay matututunan mo naman ang pagtulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa tahanan, maging sa paaralan. Handa ka na ba? Pagmasdan at unawain ang mga larawan na ipapakita ni Teacher Claire sa inyong screen. Pagkatapos ng aralin ito, ikaw ay inaasahang magpapakita ng mga paraan na makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa loob ng tahanan at paaralan. Para sa mabuting kalusugan tulad ng pagtulong sa paglinis sa tahanan at paaralan at pag-iwas sa pagkakalat. Ang pagiging malinis at maayos ay tatak na kaugalian natin mga Pilipino. Bilang isang Pilipino, ikaw rin ay inaasahang maging malinis at maayos. Ikaw ba ay malinis at maayos sa iyong sarili? Tumutulong ka ba sa paglilinis sa bahay? Hindi ka ba nagkakalat? Pwes, subukan natin. Umiling lamang kung ang larawan ay nagpapakita o hindi nagpapakita ng pagiging maayos at malinis sa paaralan o tahanan. Pumalakpak naman kung ito ay nagpapakita ng kalinisan at kaayusan sa tahanan o paaralan. Para sa unang larawan, pagtulong kay teacher magdilig at magtanim ng halaman. Ito ba ay palakpak o iling? Magaling, palakpak. Para sa ikalawang halimbawa, itapo ng mga aklat at mga gamit sa paaralan. Mahusay, iling. Pag-ayos ng mga kasuotan o damit na pambahay at pamasok. Mahusay, palakpak. Ngayon, alam kong handa na kayo para sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Narito ang panuto. Gumuhit ng masayang mukha kung ang gawain ay nagpapakita ng pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa tahanan at paaralan. Malungkot naman ang mukha kung hindi. Ang inyong sagutang papel ay dapat nagmukhang ganito. Isulat sa itaas, ESP I, week 6 to 7, gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat ng iyong buong pangalan, bilang isa hanggang bilang 10. Number 1. Inaayos ko ang aking higaan pagkagising sa umaga. Number 2, tumutulong ako sa pagwawalis sa bahay. Number 3, ako ay naghuhugas ng pinagkainan. Number 4, ibinabalik ko sa lagayan ang mga ginamit kong laruan. At number 5, naglilinis ako ng aming bakuran. Maaari niyong i-pause ang ating video upang sumagot sa inyong papel. Para sa bilang 6, nagdidilig ako ng mga halaman ni nanay. 7, pinababayaan kong nakakalat ang mga aklat sa silid. 8, idinidikit ko sa ilalim ng upuan ang bubble gum na aking ninuya. Number 9, ako ay nagsisimula ng away sa aming silid-aralan. At panghuli, ako ang nagtatapo ng basura sa tamang takunan. Tandaan! Ang pagiging malinis at maayos ay tatak na kaugalian nating mga Pilipino. Bago ko tapusin ang ating aralin, mayroon ba kayong mga katanungan? Maaari nyo i-comment sa ating comment section kung mayroon kayong katanungan para kay Teacher Claire. Kung wala na, magkita tayong muli sa ating susunod na aralin. Paalam!